Magandang umaga po sa lahat muli. At medyo bago yung ating pong setup ngayon ng stage. No? And I don't believe that mas marami pang gaganda yung ating pong decoration. Anyway, it is a season month. They said that once it reaches yung bear, which is September, until December, is the season month, kung tawagin po nila. And I remember, next month po, it is will be the Christmas Day. And all over the world, we are celebrating Christmas Day. No? At ang mapapala dito yung mga inaanak. Pagdating ng Christmas, isa lang po tumatakbo sa isang ng tao. Eh. Tama, kids. Kung nanonood po kayo ng television, sa mga news ngayon, mga current events, people are now filling up yung mga shopping malls at yung mga supermarket. They're preparing at early as October, last month, nagpre-prepare na sila for the food and also for the gifts. May kwento ka lang po, I have a bad experience ng Christmas. Every Christmas ng bata po ako, that was maybe 10 years ago, yung bata pa ako nun yan. Uso kasi pagka yung pong Christmas, no, yung parent natin, they're bringing us to our ninongs and ninangs to ask for the gift. Yung father ko kasi mga prinsipyo po yun. He doesn't want us to go to someone, then ask him or something like begging for the gifts. Kaya hindi po kami nakakapunta ng mga ninong-ninang namin. But yung mother ko kasi, siguro katawaan niya makita yung mga anak niya na nagbe-bless, decente, nakakatanggap ng gift. Kasi bigyan ka lang ng candy nung araw eh. Nung araw lang yung candy, na cellphone na ngayon eh. Pag binigay mo ng candy, papatasay ng mga bata ngayon. Pero nung araw, pagka candy binigay mo, tuwan-tuwa na yung mga inaanak. So ang mother ko ginagawa, tinatakas kami. Pag wala yung father ko, papasok siya, tatakas kami. Then mamasahay kami, mag-iigit kami. But it's so sad na every time na pupunta kami sa ninong ko, ako, especially for me personally, wala po ako nakukuha ng gift. At sabi lang na ako ninong, next time na lang, next year. Because your ninong today, wala akong pera. I don't have money enough. I don't have gift for you. Next year, balik ka. Siyempre, bilang bata, you have to hold that promise. Madali pa rin wala ng bata eh. So pagdating ng next year, sasabing sa mother ko, sabi ko, Nay, again, we go to our ninong because he promised last year that to that, this season or this Christmas, he will give me a gift. But the same scenario po. Kaya tumigil na ako na pagpuntan mga ninong-ninang. And it's so sad, hindi ako nakaranas po ng gifts from my ninong and ninang. Siguro iba rito, bless. No? Until this very moment, maaari siguro nakakatanggap pa kahit malalaki na kayo. So yun mga Christmas po sa akin pong buhay. Bakit ko po inopen ang Christmas? Because our theme for this month is about an event, a season, or a holiday. A biblical event, biblical season in a biblical celebration. Did you know that there is a celebration that mentioned in the Bible that most of the country around the world, they don't know this celebration? It is God Himself mandated this celebration. And even us, maybe Christians, we don't know this celebration. Maaring we hear yung pong holiday, but the true meaning of that holiday, maaaring hindi natin alam. We don't know what this kind of holiday. Nadinig ko na yan, but I don't know what that kind of holiday. It is very also maunawa natin because this holiday is not given to all country. It is only given for a specific nation, and that is Israel. Sa kanila binigay ito, but since it is God Himself who gave this season, it is also related to us. But unfortunately, and it's so sad to know, that some of us, or most of the body of the local churches, they don't even celebrate this holiday. And this is the reason why we open up this message, in order to know what this holiday is all about, and what is concerned sa message ngayon at sa ating pong pag-aaralan at sa ating pong message sa ating pong Panginoon. Alam niyo po ba kung ano itong year nito? O ano po yung holiday nito? It is the year of Jubilee.
It is God Himself who gave this year of Jubilee to the nation of Israel. Ang istorya po nito, before the Jew, or before the Israel, conquered or possessed the promised land, God gave them, God gave them laws and season and holidays. At kasama po dito, na ipinangako po nila, itong year of Jubilee. Meron silang yung parang new year po nila yan, anong pangalan yun. They keep on celebrating these things. Pero pagdating po dito sa year of Jubilee, hindi po ito sineselebrate, and even the Israel right now, they don't celebrate the year of Jubilee. It is God who commanded it, and it is God also reminded it, before you possess the land, you have to celebrate the year of Jubilee. And for your record, 2017 up to 2018, it is the year of Jubilee for the Jew. Wala po siguro nakapanin sa atin, nobody knows that they're celebrating this thing. Because even themselves, they don't celebrate it anymore. Yung kanilang pong New Year, yung kanilang pong iba pang mga klase po na culture and tradition ay pinagkaloob ng Lord, sineselebrate po na. But for the year of Jubilee, they never celebrate it anymore. They never practice it. Kaya ang message ng atin pong Lord sa oras po nito, white. Yeah. It is the year of Jubilee. We will know and understand what is the year of Jubilee in the Old Testament and what is given to the Jew and why it is important to us. Para malaman po natin. So, saan po binigay po ito? Let us read the text message for today. Leviticus chapter 25 verses 8 to 13. This is according to ESV version. You shall count 7 weeks of years, 7 times 7 years, so that the time of the 7 weeks of years shall give you 49 years. Let us remember, no, puro 7 po yan. Why? Because according to numerology, 7 it is a perfect number, and it's a number of God. Kaya lagi dyan ginagamit. 7. Let us continue. Verse 9. Then you shall sound a loud trumpet on the 10th day of the 7th month, on the day of the atonement. You shall sound the trumpet throughout all your land. Hindi lang po sa land po ng Levites, hindi lang po sa land po ng Dan o ng Judah, but it is all around the land. Yun, according to the 12 tribes of Israel, sabay-sabay po yan. And you shall consecrate the 50th year. Bilanggit po yung 50th year po dyan. Kami ang paliliwanag po natin yun. And proclaim liberty throughout the land to all its inhabitants. It shall be a jubilee for you. Ito yung word na lumabas na jubilee. It is connected with the 50 number. When each of you shall return to his property, and each of you shall return to his clan, that 58 years shall be a jubilee for you. It is you shall neither sow nor reap what grows of itself, nor gather the grapes from the undressed vines. For it is a jubilee. It shall be holy to you. See, the year of jubilee, it is the declaration of the holiness of God. Hindi lang po yung Sabbath day na ginagawa po natin. But mas malaking event po yung year of Jubilee compared to the Sabbath day. Because Sabbath day is God, it is a day belong to the Lord. But here, sabi niya, yung pong 50th year shall be considered holy to you. It means that to demonstrate the holiness of God. You may eat the produce of the field. In this year of Jubilee, each of you shall return to his property. Napalay ng Lord yung kanya pong mga salita. Ang year of Jubilee, it is ordained by God. And I do believe na everything that God ordained during the Old Testament, it is a very important and essence sa bawat sa atin. Hindi lang po sa mga sa Jew. Even us. Kaya nga sabi ko, ang year of Jubilee, napakaganda at napakasignificant ng message niya. Which is, even the Jew, they don't understand this kind of message.
Kaya nga ang ginawa nila, binaliwala na lang po nila. At mamaya malalaman po natin. Ano ba meaning po ng Jubilee? When you go to the dictionary, you will see the meaning of Jubilee. Sorry po niyo, pa rin. It is a special anniversary or a season of celebration. Most of us, pagka po Jubilee pinag-uusapan natin, saan po natin natitinig yan? Doon sa mga golden anniversary, sampa. Pero madalas yan doon sa mga nagagadan ng mga classmate. Figurito nakagadan na ng year of Jubilee sa kanila po. Umamin po tayo. Wala pa? Wala pa? Doon natin das makita po yan. Uy, tatawagin niya yung classmate niya. Ay, Patasio, punta tayo sa ganyan. Year of Jubilee na natin. Doon natin nakikita yan. Doon natin napapanood. Kaya normally, ang year of Jubilee, when you read in the dictionary, it is an anniversary or a season of celebration. Parang birthday din. The day on which an important event happened many years ago. May nangyari pala. So, itong maraming taon na nakalipas. So, if you want to remember or to celebrate that one, we call it also a Jubilee. No, ulit. But hindi po siya pwedeng gamitin doon sa ibang event because yung pong Jubilee, it is connected to the 50th year of anniversary. Kaya po sa kasal, anong tao sa kasal? Golden. Sino po ngayon dito ang naka-golden na sa wedding? Pakitaas mong kamay. Wala ba rin? So, yung sabihin po niya, mga bata pa ho tayo. Mga medyo, hindi pa tayo maapot ng 50s. Sa pagka-golden, madalas sineselebrate po yan ng mga lolo at lola. I don't know kung may nag-celebrate po ng mga lolo at lola nyo about the golden anniversary po. Sana kami mapag-celebrate din kami ng golden. Mga ilang taon pa ba? So how we celebrate? Paano sineselebrate po ito? You know, lagi natin nadidinig yung Sabbath day. No? Kasi konektado yan eh. Ano ba yung Sabbath day? Let me explain in a brief statement what is a Sabbath day. Alam naman about sa po yan eh. Ang Sabbath day, it is 6 days and 1 day principle. Ano yung 6 days and 1 day? 6 days belong to you and 1 day belong to me, ang sabi ng Lord. Siya kasi nag-uutos mo yan eh. Kaya nagkakaroon tayo ng pagtitipon ng every Friday. Not because gusto ni Pastor Eric na makita ang bawat sa atin. Not because kung sumakita ni Kuya si Ate o si Ate si Kuya, kaya dahil tayo nagtitipo ng Friday. Not because masarap magluto si Kuya Ariel, kaya tayo nagtitipo ng every Friday. The reason why we are here, because we give one day belong to the Lord. And here, we are giving every Friday belong to the Lord. Ang pagkakaiba lang natin during the time of the Israel, they're giving a one day from morning until dawn. They don't do anything but only to praise, to thank, and to have a fellowship. When hindi po nangyayari sa atin po yan. Few hours, we gather, we worship God, then after that, umuwi po tayo, namamasyal po tayo. No, hindi po kami against sa ganun po. We're not against for those people that after the service, they want to go to mall, or to Bata, or to anywhere, just to continue experience yung kanila pong day off. But the original principle of the Sabbath day, it is the whole day activity belongs to the Lord. Yun po pinaka naman. Sabbath day. Meron din po dyan kung tawagin ay, this has happened for 1 year, ang cycle po niyan. Every one day belong to the Lord for 1 year. Kung may Sabbath day, there is also Sabbath year. And what is a Sabbath year? Sabbath year, same principle. 6 years belong to you, but for 1 year, it belongs to me. Paano po yung 1 year belongs to me? Yung pong 1 year, hindi po kayo magtatanim. You never go to farming. Yung pong mga ginagawa, yung mga donkey, hindi siya pwede magtrabaho for 1 year, yung donkey po ninyo. They will allow to rest your animals, your farming animals, to rest for 1 year. Yung lupa po ninyo, paubayaan nila yan, nang wala po nagtatanim, wala po nagtitilt, for 1 year. Ganun po yung Sabbath year.
At nalaman ko, no, ang Lord kasi, when the Lord does something, it is not targeting the spiritual things. Even science. No, there is something behind doon sa mga spiritual things na in-order ng Lord, which is also connected with science. Because if you try to read the article regarding for the farming, siguro may mga magsasaka dito. No, the most effective way in order to continue magkaproduce ng mga ganda pong fruits is let your land rest for 1 year. Pinatunayan po ng science po yan. Pero ngayon din eh. Greedy ngayon tao, greedy. Yung kanilang land is 24/7. Yung kanilang land 365 per year. Walang pahinga. No? Continuous. Bakit? Kasi nga greedy. Sayang yung 1 year kung magpapahinga ako. But in the long run, if you try to practice what God's principle about the farming, you will see it is more productive for a land to rest them for 1 year. In order to what? Para yung lahat ng kanyang nutrients, yung kanyang lahat ng minerals, binabalik po yan. Kaya sa atin hindi. Ano nila saka ng saka? Because they're trying to earn more money. But in the long run, they're losing the money. Yan po yung Sabbath year. 6 years belong to you and 1 year belongs to me. Agabyado ba, Lord, dyan? Agabyado ko ba? 6 years. And this Sabbath year, it happens in every 7 cycles. Itong cycles po yan. So after the 7 cycles, ano po susunod? It's the year of Jubilee. 7 cycles multiplied by 7 years, it means 49 years. Kaya yung binagit sa atin nga na eh. Plus dinadagdagan po ng 1 year. Now it becomes the year of Jubilee. So 50 years, you know, from the time that left from the Egypt and God gave them the commandment, you have to count 50 years. And that 50 years is the year of Jubilee. Napaka-important sa akin. Most theologians believe that this 50 year, it is a 2 years rest. Yung 49 kasi year, it is the 7th cycle of the 7 years, magpapahinga yung lupa. Then there will be another 1 year to take rest yung mga lupa at yung mga magkasarang. So, bali 2 years na nagpapahinga po yan. Imagine nyo, 2 years na wala po kayong kita. 2 years na wala pong production. But why God make this year of Jubilee sa bansang Israel? Do you think He is not concerned about the welfare of His nation? Makikita po natin mamaya po yan. So pagdating po ng 7 years o ng years of Jubilee, hindi lang po nagpapahinga. Ano po ang celebration po nila? Yung lahat po ng lupa for the entire year will take rest continuously for 2 years. Then what is next? Yung pong lupa, yung pong lease. Ano ba ba? Nag-lease ako ng lupa kay Kuya Lem. No? Ginagamit ko yan. After 50 years kung mapakinabangan, I have to return that land to the real owner of the property. Binabalik yun without interest, without paying even single halala. That's the command of God. Kung may nagbasanla sa'yo, sinasanla ko po yung lupa ko at pinakikinabangan mo, then you don't ask a payment, a full payment of your land doon sa pinagsanlaan mo. Why? Because according to the year of Jubilee, you have to return it to the original owner without paying it, without asking money. That's the principle of Jubilee. At hindi rin po yan, no? Yung pong servant na Israel, maaaring Jew, maaaring servant from the other nation, that they're serving their master for 50 years. After 50 years, kasi po ang servant po nung araw, slave, nung araw, they don't have the right to go somewhere. They don't have the right to go back to their family. They don't have the right to do what they want to do because they are slave. Yung kanilang will, yung kanila pong binili, yung kanila pong amo. Therefore, I don't have any will. Kasi ginagamit ko po ito, mamaya i-apply po natin bilang mga Kristiyano. So I cannot do anything unless my master told me to do. Meron ako napanood na isa pong documentary, a black American na during the time ng slavery.
kasi nagselos yung ano, nagselos yung lalaki, yung husband, he feels jealous to sa kanyang servant na lalaki na negro, because he's thinking na mayroong relationship yung husband tsaka yung wife niya. So ang ginawa niya, kinagago mo pa, sorry for the word, kasi yun po yung talaga sinabi po doon. Sabi niya, ganito gagawin mo sa'yo. Nagpakulo siya ng mantika at pinatalo niya doon yung kanyang servant. He jumped on that boiling oil. Walang magawa yung servant, but to follow. Ganun pong pinakano po niya. Then after 50 years, your servant, it is completely freed. Pinalalaya po yan. Now go back to your family. You can go back, you can do whatever you want. Yung pong ring, kasi during that time, yung pong ring sa mga lalaki na nagre-ring dito, alamin niyo muna kung ano meaning po nung ring na sinusuot po natin. That is the symbol of sa slaves, slavery. So every time na meron pong maglalakad at taat, may ring, automatic po yan, you are slave. Meron kang amo. Yung kasi yung simbolo ng ring. Ngayon, after the year of Jubilee, tinatanggal po yan, you are a free person. You can go back to your family, you can join to the new community, you can integrate yourself sa community, whatever you do, malaya ka na. Unless the servant, ang sasabihin niya, no, I want to stay with you, then hindi po tatanggalin yung ring. Yun po ang year of Jubilee. Kaya napakalaga po niya. Ngayon, anong connection ng year of Jubilee sa atin po? Right now, we are not Jew. And even this holiday was given to the nation of Israel, not to us. What is the significance of the year of Jubilee in this message today and for individual as Christians? Meron po yan. Ang year of Jubilee po, as of now, remind us that we are God's possession. Katulad po sa bansang Israel, when you enter the land of promise, you have to remember, even though you have freedom, that you are my possession. Yun ang nire-remind po ng ating Panginoon. So every time they are celebrating the year of Jubilee, they are declaring, Lord, tagamat meron kaming sariling will namin, but we are declaring that we are yours. Ikaw ang nagbe-may-ari sa atin. So the year of Jubilee is reminding them that it is God's possession, that the honor of Israel is deserved. It's ang ating pong Panginoon. And it's so sad, when Israel completely conquered Canaan, they are reminded not to forget this celebration. Kasi ang Diyos alam niya, makakalimutin tao, they keep on reminding him, don't forget the year of Jubilee, which is one of your commanded na holiday to do these things. In order the other country, the other nation, remember that this nation is belong to me. But hindi nga po ganun po nangyari. Hindi po nila no. That the entire nation of Israel belongs to him and to him alone. That when you obey the principle of year of Jubilee, you will lose. Kala natin, they will lose something. The reason why they don't celebrate this anymore. Because they are thinking, yung kanila pong properties, kung ibabalik po namin, napakalaki na naman pera. Diba? Kung halimbawa, hindi ba tayo asyendero eh. Yung mga asyendero may yaman na 4D, yung kanilang properties, mga aring thousands of square meter, o maaaring hectares na lumalabas, ibibalik mo yan. Kaya ang tao ngayon, ang Israel, ganun na nangyari. Let us not practice this anymore. Kasi tayo mga mayayaman, maghihirap tayo. But this is not what God wanted for them. This is also what God wanted for us. Hindi natin maisurrender yung ating pong possession because we are thinking we are losing something. And even our time, we cannot commit to the Lord. Because if you are giving your time, you are losing something. Hindi mo alam yung principle ng multiplication ng ating pong Panginoon. And these people, they experienced long time ago how God blessed them ng napakadami. They forgot this kind of principle. And we forgot this kind of principle. We are God's possession.
The problem, napakatipid natin magbigay sa kanya. Even our time, even our talent, napakatipid pa natin ibigay sa kanya. You know, I'm feeling sad when I heard a person saying that I still continue praying God para gamitin niya ako sa ministry. I feel sad for that kind of person. Hindi pinagpipray ang ministry. You have to act on it. It's already been given. Katulad ng bilanggit ng aking may bahay na nakaraan, when you are praying for the sicknesses, somebody's asking you to pray for the sickness to heal. You keep on asking, Lord, ipagpipray ko para ma-heal po siya. No. Don't pray it. You have the duty and responsibility. You have the authority to do it. Kakalapitin ka lang ng Lord. Did I not give you the authority 2,000 years ago that you can heal all kind of sicknesses? So why praying? Why asking for me? Why asking something that I already given to you 2,000 years ago? Kaya kami nag-pray ng Lord, gusto mo ng ministry, pinag-pray ko muna sa iyo. No! Act on it! Sapagkat lahat po ng ministry pinagkalob sa bawat sa atin. This is God reminding for the Israel. They're reminding me that you are belong to me. That I am the one that will supply all your needs. Huwag kang matakot. Ibigay mo yung oras mo. Dodoblin ko yan. Kaya nga sabi nila, we never outrun God. We never bless God. Nagbigay ka ng ganito, bibigyan ka ng marami. So in Israel, they thinking right now, if I give this property, then I'm losing millions of dollars. Tapos hindi ng principle ng Lord. The more you give, the more God double what you give. This is the principle of the year of Jubilee. Pero hindi po nila matindihan po niyan. Ganun din yung ating pong freedom. No, ayaw ng tao na sinasakal po siya. Kasi po, yung pong principle ng year of Jubilee, it is like the same of slavery nung araw that you are surrendering your will to God. Actually, you are not surrendering your will to God. It is automatically that your will is belong to God because ang Diyos ang bumili sa iyo eh. When God bought you with a priceless price, with a priceless na ano, then meron siyang karapatan. Actually, lahat ng bagay meron siyang karapatan sa buhay po natin. Ibinigay po niya. Pero ang problema kasi, yung freedom, ayaw ng tao yan na sinasakal siya. Na aminin man natin o hindi, no one among us na yung ating pong neck ay ini-squeeze in order to do something. In order to do something na hindi mo naman gusto. Ayaw niya, kaya gusto niya lagi yung freedom. Kaya ang tao ngayon nagsisigaw ng freedom eh. And this world right now, they twisted the meaning of freedom. Tunis po nila. Ang akala ng freedom nila, ang akala ng freedom is when you do something, then you have freedom. Wrong. What is the real meaning of freedom? Freedom is the power to do what we ought to do, which is not always the same as what we want us to do. So kung di yung anong gusto kong ginagawa mo, hindi po freedom po yun. Ang freedom po is ginagawa natin what supposed you to do, what God designed for you. So if you are not doing what is God designed for you, then you don't have freedom. You are slave. At makikita po natin kung saan po tayo slave. Baliktad po ang mundo. Ang akala po natin yung freedom is gusto kong bumasya ng ganito, Friday. Gusto kong lumarga nito. Kala may freedom. Walang makakaot sa... Even the social media today, no, they are trying to portray that freedom is something that you want us to do. Hindi po ganun ang ibinigay po sa ating natin po noon. Let us remember, when we become the slave of the Lord Jesus Christ, when He bought us from this world, binili po tayo ng ating Panginoon sa mundong ito, sinurrender natin ating pong will, hindi po niya totally kinuha yung will po natin. He gave us back to us yung will. Nai-enjoy po natin. Supposed to be, you don't have the right to decide by yourself. Because you are under the master of this earth.
But because God wanted you to experience a good life, ibinigay niya yung freedom. Anak, bagamat binili kita, here is your freedom. But you have to do what is ought to do and not what you want to do. Paligtad ngayon. Ang tao ngayon, ang ginagawa niya yung what o yung what want to do rather than ought to do. So hindi po mag-work po yan. Ang freedom ngayon, may mga freedom ngayon na kung saan it seems na parang correct at ang masaklap, they accepted by the local churches. Let me give you an example. Yung freedom to choose a sexes. Yung pong sex. I don't know kung nakapasa na sa Pilipinas po yan. There is a bill that people can choose their own sex after nung kamali sila. Ay, hindi pala ako lalaki. Babae pala ako. Susulat mo, ang sex ko, babae, female. Pero ipinanganak po lalaki. Diba? Ang tao ngayon, and it's so sad also, even the Christian today, tama, equality. Bakit natin naman pipigil yung freedom po niya? No, yun ang binibigay na twisted, ng twisting ng ating pumundong ito. Kaya marami ngayon nagpapabago na ng sex. Because kung nakapasa yung bill na yan, you can go to national statistics, you can go to the court, and file. No? Ano ba ako, nag-file po ako? Hindi na ako Bernardo. Bernarda na ako. Sagwa. I'm not calling, they're not calling me back. Bernarda! See? Nakakatuwa, pero it happened right now. It's not only happening in Philippines, but happening around the world. Yung freedom nila to choose ng kanila pong sex po. Yung pong freedom, para ganyang option yung Sabbath day. Maraming gumagawa niyan. Kinagawa ng option. Ay, Friday ngayon. Ano bang feeling ko? I'm not feeling well. Ay, hindi mo na ako magsisimba kasi I'm not feeling well eh. Isang option. Brad, sis, magsisimba ka ba sa Friday? Depende sa nararamdaman ko. Kasi option ko yan eh. If I feel sick, hindi ako tan. Imagine nyo, Friday lang yung magkakasakit siya. Madaling araw pa lang. So yung iba naman na ikukwent sa atin, some other Christians, no, na may mga neighbor sila, o may mga roommate na mga Christian na they wanted to attend to every Friday, ay bakulit yung Christian na yun. Thursday pa lang, nangungulit na, ay, ate, sama ka na. Bakulit si ate nito. Kagawin ko, Friday ng 6 morning, aalis na ako. Busy ako eh. Nagpunta akong bata. So, uupo sa bata, from 6 up to 12, uwi na ako kasi nandun yung kapatid, tapos na yung simba, 12 o'clock. See, an option. No? A freedom to change the commanded law, the mandated law of God, to become an option. Magpipray ba ngayon? Wag na lang. Bukas na lang. Kasi option. Everything you make it an option, but it is a commanded of God. That's freedom na kalatid. Freedom ko yun eh. To choose ko anong araw ko magpipray. But you have to remember you are God's possession. And this is the principle of the Jubilee. Just to keep you reminding na hindi ka pwede magpupumili. Kasi it is you, it is God Himself who own us. Siya magmamayari sa atin eh. Yung ating pong free will, it is only a privilege. Sabi nila pag kinuha ka raw ng license, ay, violation ka, beating the red light. Give me your license. Ah, sabi ng driver, bakit bibigay sa'yo license? Akin to. Ano sabi sa'yo ng traffic enforcer? No, that license not belong to you. That belong to the government. You have only privilege given to have a driving license. But anytime the government is asking you to give you, to give back your license, wala kang magagawa. The same principle with our God. I own you. Hindi mo pwede pong mamili ka ang gagawin mong option yung lahat ng sinabi ko. Especially, what you ought to do. Yung pong pinakano po, ano pa yung freedom na ginawa po nila? Yung freedom of speech. Ang dami yan sa social media. And even when you are watching televisions, people using freedom of speech
No? Minumura mo yung kapitbahay mo. You are cursing your president. You are throwing bad words to your brethren. Then pag sinita ka, freedom of speech. You cannot go to the court para demanda mo ako because I have a freedom of speech. Yes, God is the one that giving us the freedom of speech. But there is a duty connected to the freedom of speech. May responsibility po yan. Look at yung mga bata ngayon. No? Nanonood yung akin po mga anak. And even then, they're complaining. Na most ng mga teenager, pasensya na po kayo, no? Nagagamit po natin mga teenager. Because ito ngayon yung trend. Sila ngayon yung pumapalit sa atin. Kasi tayo mga adult, diba? Nasa 25, 30, ganyan ang ating edad eh. Sila pumapalit sa atin. But look at them now. No? How they speak to their parent. Nung minsan matin po kami sa akong birthday, yung pinagasabihan po nung nanay niya, anak niya. Kala mo yung anak ang tataang ng nanay. It's disgusting. Disgrace. Look at how the children right now answering their parent. Sa Amerika yan, di mo pwede rin. Freedom of speech ang gagamitin sa'yo. So everything was trying to hide yung gawa ng demon o gawa ng evil spirit sa magitan ng mga rights na yan. Freedom of speech. Hindi na po yan. Kung may freedom of speech, ano pa? May freedom of expression. Yung mga nag-aralit. Freedom of expression po yan eh. But look at them. How rude their expression. Napaka-rude. Lahat po ito ginagamit ng ating pong kaaway in order to twist yung pong pag-aari po ng ating pong Panginoon. Kaya ka nagkaroon ngayon ng, ano, eh, ng bill, which I also for me, I agree. Now, there is a new bill submitted to the Senate to include again sa curriculum yung GMRC. What's the meaning of GMRC? Tama, mga estudyante. No? Nalilimutan na ng estudyante yan. Yung good moral and right conduct. Nung tinanggal po yan, nung nabulis po yan, wala yan. Wasting of time, wasting of money, wasting of units. Why should we include this curriculum? Yung good moral and right conduct. But look at now the new breed of the generations. Wala nang moral. Wala nang kandak. May isa nga po doon na nabalita sa TV Patasan, sa GMA, na yung babae daw, binastos daw po siya. No? Tinanong siya, ano bang ano mo? Nakashirt po kasi ako, sinisita ako na ano eh. Sabi mo yun, tinan mo yung shirt mo. Nung pinakita yung shirt, ay hindi mo naman distinguish ngayon between shirt and panties eh. Yung underwear. Almost the same eh. Diba? Pero kabataan ngayon, passion na naro yan. Passion na, ang tawag yan? Passion trend. No, no. Ang eksi na nga ng short, may butas pa yung short. Umbira naman. Kaya hindi mo ma-distinguish. Tapos sabihin nila, eh, isang nga misa nagkukwentuhan ko ngayon, eh, dati sila naman ang malisyoso eh. Yeah, maybe you are right. These people, they're thinking bad to sa mga taong nag-wear ng hindi naman talaga maganda. But you have to remember, they will not think bad unless wala silang makita. Diba? And that's the reality. They're trying to make a freedom in the expense ng kanila pong pambabastos. At ang sabi po sa atin itong slides, at the heart of things, God gave us freedom. It is only in freedom that we can choose God as the Lord and love of our lives and attain the perfection He made for us through loyalty to Him. Yung pala yung freedom, yung liberty. When you become a slave, suppose na sabihin mo, Lord, wala na akong will to do what I want to do. Pero nung binigyan ng Lord, kaya ka pala binigyan ng Lord para ipakita mo yung loyalty at pag-ibig mo sa Kanya. Kaya baliktad eh. Nung binigyan ka ng liberty, supposed to be wala kang liberty, at ang ginawa po natin, ginamit natin for our own benefits. Kaya ganina nung nag-pray po ako, nakita ko po sarili ko na napaka self-centered po natin. Self-service. Lahat na lang gusto natin, what is the benefits for me? Pero hindi natin alam
na hindi pala tayo dapat nagbe-benefit. What is God's benefit sa lahat ng gagawin ko? Why? Because hindi ako may-ari ng sarili ko. It is God Himself who owns me. Kaya depende yan sa tingin po natin kung sino nagme-may-ari sa atin. Makikita po ng bawat sabuyan. Yet, just because we enjoy freedom, it does not mean that we can do what we want with it, as long as we don't go outside God's mandated command. Ito po yung freedom po natin. I remember si Joseph, now, one of the karakaya na binanggit po during that time, si Joseph the dreamer. During that time, Joseph was sold to become a slave, not a servant. Again, I repeat, not a servant, but a slave. So when Joseph worked in Potiphar's house, he's a slave, not a servant. Though sometimes ginagamit po yung word the servant, because in other translation, they're trying to avoid the word slave, kasi napaka-negative kasi. But in the original translation, Joseph became a slave of Potiphar. So wala po siyang rights na tumanggi sa lahat ng bagay na gusto ni Potiphar, and even yung asawa po ni Potiphar. Katala naman po natin na one night or one day, yung pong asawa ni Potiphar is trying to seduce si Joseph. At kung pag-aaralan po natin yung principle of slavery, wala pong sasabihin si Joseph kundi, yes ma'am, whatever you want, yes ma'am. Ganun lang po, lang ganun po yan. But because Joseph remember that you don't own me. Maaaring nagtatrabaho sa inyo bilang slave, but you don't own me. It is God Himself who own me. And even you, pag-aari ka ng Diyos. At dumating sa punto na yung kanyang supposed to be, na wala siyang karapatan, ginamit po niya. Why? Because I am God's possession. Ang problema sa atin, nadali tayo matukso. We never ask God. Okay, babalik tayo sa mga bagay na kung saan yung mga temptation sa buhay po natin. People nowadays are rushing to secure their future. Wala pong problem po doon. There is no problem. I'm not against a person who are planning their future. But once your plan, hindi na po umaama, hindi na po tumatakot na sa ating Panginoon, then you better question yourself. I am God's possession. Whatever I do, whatever I plan, even my future, it should be in the mandated, commanded of God. Pag lumabas po tayo, wala na po. Magkakaroon tayo ng problema. Kaya dapat po, tanungin po natin at malaman natin that God still our master. Pwede natin gamitin yung ating pong will, but we have to remember God is our master. Second thing, ano po nire-remind po ng Year of Jubilee? Remind us that we are completely liberated from all bondages. Unknowingly, people, they keep coming back to bondages. Yung pong pagkaalipin. Unknowingly. At ngayon po, titignan po natin kung paano tayo nagkakaroon po ng pagkulong ulit. God offered to everyone a good life. Pinamis po niyan. Not only in heaven. In John chapter 10, verse 10, parang praise be, He said that you will have a life to the fullest. Not in heaven, but right now on earth. Kung tatanggapin mo ako bilang sarili mo Panginoon tagapagligtas. Hindi ko maintindihan kung bakit every time we share the gospel of God to those people na hindi pa tumatanggap, they keep on rejecting, refusing a good life. Hindi ko maintindihan po yun. No? Maaari siguro because sasabihin mo, because nasanay sila sa luma nilang traditions, kanilang old belief. But every time the people is offering you a good life, supposed to be the automatic na nasasagot ka ganyan, is gusto natin. Yun naman ang gusto ng bawat isa. Sa atin dito, sino dito nakaranas na ng good life? Sino tumanggap sa atin pong Panginoon? Pakitaas mong kamay para makita ko yung mga tumanggap sa atin Panginoon. You see? Almost of us, tinanggap natin na pa, and then we experience good life. But my next question is,
Why are you keep coming back to your old self? To your ruined life? Nagtaas tayo ng kamay because we experience a good life. And I agree sa lahat po ng bagay. But lalong hindi ko maintindihan, why you keep coming back sa buhay mo na talaga namang walang pag-asa? Paano ka bumabalik sa lumang buhay mo? Ang sabi kasi ng Lord sa verse, everyone is slave in the spiritual sense. We either slaves to sin, which is our natural state, or we slave to Christ. At ang sabi ng ating pang verse, Jesus answered, truly, truly, I say to you, everyone who practices sin is a slave to sin. Kaya kung meron kang problema sa pagiging chismosa at chismosa mo, at paulit-ulit mong ginagawa, therefore you are slave to sin. You are keep coming back to your old nature. Paano na iniwan mong good life? Abundant life? Life to the fullest? Yun ang nasisira. Mas lalong hindi ka po maintindihan po yun. There are a lot of Christians around the world, they keep coming back to their old life. A ruined life. A hopeless life. Bakit? Kasi sabi, every time you practice sins, you are slave to sin. Sabi po ng ating Panginoon. Hindi lang po yan. No? Tinapun niya ngayon ang adultery. Let me give you an example for a sin that some people committed. Yung adultery. Why people committed adultery? Because of what they watch in TV, yung mga series. Would you believe yung mga let me use the word Tagalog para po natin. Yung mga kabit, mas matapang pa yun kasi sa tunay asawa. Yung asawa, hinihingi niya asawa niya. Pwede ba balik mo sa akin yung asawa ko? Ayoko siya! Aking asawa mo! Ang tapang! Why? Because yung napapanood nila sa television, yung mga TV series, meron pang last na ano, yung mga TV series yan. Unfaithful wife. Meron pa iba eh. The mistress, parang may mistress. I forgot the name. They're promoting na yung pagiging kabit, okay lang. Kaya ngayon, ang tao ngayon, it's so easy to commit adultery. May nagko-commit ng adultery, minsan pinapampers pa natin. Instead na disiplina natin, pinapampers natin. Tayo mga mismong Kristiyano. Instead na strong. Alam mo kung si Paul nabubuhay lang during that time at may magko-commit sa atin adultery dito, siguro wala ka namang ipakikita sa church. Eh sa atin, hindi. Okay lang, nag-commit ka ng adultery. Sisi ka, para ano? Should be strong. Kaya ang nangyayari ngayon, yung adultery, napaka-simple lang sa panahon natin. Why? Because of the TV series. At hindi lang po yan, when you're watching Netflix, ganun pong ginagawa po nila. They're promoting that adultery, pagiging mistress, is normal nowadays. Yun ang pinaka-trend. Pero hindi po yan eh. Ang sabi po rito, we are completely liberated by God. Sa magitan po ng Year of Jubilee. Ano po yan? Yung mga corrupt words. Yung mga normal na pag-uusap natin, hindi tayo nagmumura. Hindi tayo nag... But every time what we talk each other, may mga double meaning. Tapos ngayon, kami, ngayon parang, paano ka magkakaroon ng proper na words kung double meaning sinasabi mo? Diba? O si atin, lusog-lusog. Ano sinasabi mo lusog-lusog? Pagka nahuli ka, hindi yung kanyang katawan malusog. Pero yung isi mo, hindi umaayos sa sinasabi mo, double meaning. That's not productive words. At madalas nasisili tayo mga Kristiyano dyan, aminin mo natin o hindi. Kasi every time that we started joking to each other, nawawala tayo ng limit. Kung ano na yung mga binabato natin sa pananalita. Be watchful in our words. Kasi hindi ka na slave sa ganong klase pong buhay. Kung nagagawa mo nung araw yun, hindi mo dapat ginagawa because the Lord Jesus Christ has been freed sa mga bagay na ganito. Ano ba yung mga corrupt? Yung po bang mansiritsik? Ano yung mansiritsik? Tinatanong kay Mrs. Ano yung mansiritsik? Yung nag-insinuate. Yung bang nalapit ka din sa kapatiran na innocenting ganyan, biglang, napansin mo ba? Anong napansin? Magkadikit sila. Nag-insinuate.
Nung nag-ring yung telepono at sinagot doon sa banda ng swimming pool, nakita mo ba? Nagtago siya sa swimming pool. Samantalang ikaw, wala ka lang alam, bigla ka maisip, oo nga, ba't nagtago sa swimming pool yun? You are insinuating something. Ugali natin yan. Aminin natin. Kasi hindi mo aminin yan, hindi mo awal sa bad boy po natin yan. Magkatabi silang kumakain. So what? Magkatabi silang kumakain. Kami ni Kuya Eric, madalas magkatabi silang kumakain. Nangangalo ko, may relationship kami dalawa. Diba? Malisyoso. Ugali na nagre-remind that you've been free, that you've been liberated for that kind of attitude. Iwasan po natin po yun. Kasi you are not just destroying the person itself, yung pinag-uusapan natin, but you also introducing something doon sa pinakausap po natin. Na supposed to be, nung pumunta rito, napaka-banal-banal, ngayon, tinitingnan nyo naman, papansinin ko si Kuya Eric at si Kuya Bernard kung nakikita sila sa kwarto sa taas. Hindi po maganda. Let us live like a freed person to sa mga ginagawa kong kasalanan. Meron pa po dyan, yung pong gluttony. Ang kala natin, pag may talk about gluttony, kala natin pagkain. Mag-gluttony mga siba o yung mga matatakaw sa pagkain. But when you try to see the meaning of gluttony, hindi sa pagkain lang po yan. Those even excessive sa mga agaw ng kapangyarihan, sa paninira, sa mga tao, lahat po yan. Part po yan. No, hindi po natin napapansin sa ganitong bagay. God is free us sa ganitong pag, kahit yung pagiging greedy sa pera. May election po ngayon. Marami na naman ngayon mga greedy sa pera. Let us be aware na yung pong money hindi nakakasama. But for the love of money, it is God Himself na nakakapag-commit po tayo ng ating pong kasalanan. Ano pa po? Pornography. Dati ang pornography, noong panahon namin, pag nanonood ka ng mga bold movies, yung mga klase po na ano. Pero ngayon, iba na nga ng pornography. The new world is trying to portray that those seeing sexy ladies are not pornography. Hindi po totoo po yan. Look at now the commercial. Nagkakaroon ka ng commercial sa television ng ibinibenta mo is life insurance. Pero nakasuot ka ng bathing suit na napaka-exe. Ano kinalaman ng bathing suit sa life insurance? Tell me. Nagbibenta ka ng gatas, milk, you're selling milk in the televisions, and yet your dress is like naka-bikini ka. No, tingnan mo yung trend ngayon. This is pornography. Sa social media, pag hindi ka maingat, kasi po ako pag nag-Facebook po ko, ang hinahanap ko lang those posts na nakapagbibigay sa akin ng production. Pero hindi natin maiwasan, na pag nag-slap ka ng ano, may mga madaanan ka nakapos na ganyan, may nakaganyan. Talaga namang yung pong TikTok, no? Na naka-TikTok na talaga ng mga wala kang makitang kung bakit kinakailangan mong magpakita ng skin mo, nagtitiktok ka. Kaya minsan kasi yung akin pong, pasensya na po kayo, old model kasi, old fashion kasi ako. When I heard before, kasi hindi ko alam yung TikTok eh. When I heard the word TikTok, ang connotation kagad sa akin, masama. Kaya mga anak, kung sabi niyang, Daddy, nagtitiktok ako. Ha? Nagtitiktok ka? I got upset and angry. Sabi, bakit ka nagtitiktok? Tingnan ko yung TikTok mo. Tingnan kita. Yung pala yung sayo na TikTok na. Ay, yung may TikTok. Kasi alam ko nung araw, TikTok nakaubad. See, this is pornography. Maingat po tayo sa ating pong ini-scan. Lahat po yun accessible anytime and anywhere. Pag hawak mo cellphone mo, meron kang internet, meron kang VPN, napakadali po lahat ng i-access po yan. Pinalaya tayo ng ating Panginoon sa mga bagay na ito. However, the most dangerous sin that people, until now, they keep on slaving us is the pride of life. Yung pride. Napag-usapan po ng nakaraan itong BS.
people are not willing to say sorry in order to protect their pride, in order to protect themselves. Kaya may isang kanta, sinabi sa kanta rin, sorry seems this the hardest word. Bakit? Kasi yun ang kanya pong paniniwala. Let us lower our pride. Alam niyo po ba sa ating pong pagkapalay ng ating pong Panginoon, minsan nakikater po natin, o minsan nakikater natin yung ating pong damdamin. We cater our emotion. We cater ourselves. But I remember, nung aming pong Bible study, someone said that it is not I who should decide in ourselves. Tama nga naman. Because we've been liberated from our sins, and also that year of Jubilee is reminding us that we are God's owner property, God's own property. Kaya hindi dapat tayo nagde-decide out of our emotion and out of our feeling. Kaya nga sabi nung sa ganito na napapagisip kay Martin na sabi, the judge shall live by faith, not by emotion, but by faith. Ang pinakamabali. And last, ito sa ating pong verse, bago tayo mga challenge. So if the sun sets you free, you will be free indeed. Ganun lang po kadali po yan. You are free. You can say no to your bad habit. You can say no to your bad words. And you can say no to those person na nag-influence sa'yo in order na hindi ka makapagpindi sa ating Panginoon. Because God preach you to the Lord Jesus Christ. Kaya kanilagay niya rin indeed eh. Walang pwedeng question doon sa freedom mo. Because it is the Lord Himself who give you that kind of freedom. Ang challenge mo natin. We are God's possession to display the splendor character of God. Yan ang dapat natin. Lagi natin titinig yan. We are the salt and light. We are the bearer, the Christ bearer name. Lahat po dapat makita po sa atin po yan. We are completely free from our own self, from this world, and any spiritual oppression. This is also the reason why the Bible declares that you are more than conqueror. You are not only conqueror, but you are more than a conqueror. Mag-isip na kayo ng maraming conqueror na mahuhusay. Alexander the Great, Adolf Hitler, si Stalin, lahat po yan. Then if you try to compare yourself, you are more than them. Because the Bible said so. You are more than conqueror. Kaya any spiritual oppression, you have to declare that I am a more than conqueror. And if you are a more than conqueror, the last one is, therefore, live like a slave to Christ, hence do everything as a king in ode to Christ. Mamili po tayo, tayo po yung walang karapatan, bilhin tayong karapatan, pero gagawa tayo bilang hari, but according to Christ. Yun po dapat nangyayari sa atin. Let us all pray. Lord, salamat muli Panginoon sa umaga nito, Father God, to keep reminding us that we are God's possession. We are your possessions. Ang amin nalang pong gagawin, Lord, ay sundin at gawin yung mga bagay na makapagbibigay po ng glory para po sa iyo. Help us, O Lord, that every time that the enemy is trying to put us back into slavery, a sin of slavery, let us remember, help us to remember that you freed us, O Lord. That your life on the cross 2,000 years ago, it is enough for us to declare that we are free. Free from the bandages of sin. Every time that temptation comes in our way, remind us about your words, O Lord God. That we can conquer everything through Christ who strengthen us, O Lord God. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito, Father God, for reminding us about the year of Jubilee. Bagamat maaaring most of us ay hindi po namin nasa-celebrate ito, o maaaring hindi po namin alam na meron pong year of Jubilee. Right now, Lord, naintindihan po namin that it is a representation, is a reminder for all of us that we are your possession, that also we are freed from the bondage of any kind of sins. Salamat po, Lord, for giving all these things. Payamo, Panginoon, na pag dumarating po ng pagamat, Father God, in principle, it is every 50th years
they're celebrating this thing. But for us, it is an everyday blessings. Sapagkat alam namin, the moment that we accept you, we are completely free, Panginoon, sa lahat ng bagay nito. Lord, patuloy ka mag-ari sa aming pong buhay. Patuloy ka, Panginoon, na mag-alak, Panginoon, sa lahat ng gagawin po namin. At bayang, Panginoon, na sa aming pong patuloy na pagbibigay sa iyo ng papuri, Lord, ay mataas po namin ang laki ng pangalan niyo. Lahat po yan, inaangkin po namin, tinataas po namin. At sa'yo namin binabalik, lahat po ng papuri, pagsambat, pagluwalati. In Jesus' mighty name. Amen. Good morning, Panginoon.